guys! Welcome back to my channel. So today, for the third time, it's a shopping haul from Landmark. And actually, isa lang. Isa lang yun sa SM na ipepresent ko ngayon. It's a new item for me, for I to try. Meron ako mga previews na ginagamit, pero titingnan ko kung ano yung mas better para sa akin. So ngayon, ipepresent ko muna silang lahat. So first item that I've got is from Vanilla Co. So new open store siya sa SM North EDSA. So kung galing ka sa parking lot, 'di ba tatlo 'yon? It's the block, tapos yung nasa middle sa mall is ang labas mo is yung around American Boulevard na tabi ng Jayco. Tapos yung pangatlo, yung ang labas mo eh dun sa building ng IMAX. Bagong open sila doon. So, napadaan lang ako, galing kasi ako ng department store, which is, bumili na naman ako ng bagong shoes na Soulmate, yung flat shoes na favorite ko. So, nakita ko siya, bagong open lang siya doon nung time na yon. I've got this Prime Primer Matte. Kasi yung T-zone ko nga, masyado siyang oily. So, 20% discount, hindi ko naintindihan. 20% discount siya nung time na yon. So, around, ang price niya is 1,060 pesos. So, nakuha na lang namin siya ng 848 pesos. Naka-save kami ng 212 pesos. So, second item that I've got is from Etude House. I-google natin yan. So, I'm fond of facial mask. Every time na nandito ako sa bahay, nagpi-facial mask ako. So, eto, tinry ko lang din. Natanong ko lang kasi siya. Wala akong balak bumili. Natanong ko lang yung mga facial mask nila. Ang dami kasi nilang variants. Pero I've got these three. Snail, which is, di ko naman naintindihan nakasulat. Then, ceramide. Then, tea tree. Hindi ko na sasabihin kung para saan siya. May mga nakasulat kasi doon kung para ano yung classification niya. Hindi ko kasi maintindihan. Nakakainis. Basta yon. Ito na nakabili ko siya around 78 pesos lang yata. Laban. Na yung dati kong ginagamit is yung sa Watson's na facial mask. Doon ako bumibili ng facial mask. Yung buy 2 get 1 free. So, itatry natin yung sa Etude House ngayon. Kung mas maganda nga, mas maganda siya kaysa doon sa Watson's. Ito yung receipt niya. So, yung next na item na nakuha ko is from Tony Moly. So, nakita ko yung facial foam nila. Yes, it's Clean Dew Blueberry Foam Cleanser Smooth and Radiant. Ito yung unang pinresent sa akin ni ate doon sa Tony Moly sa Trinoma. Kasi medyo hugger nga daw yung balat ko. Then para ma-moisturize at saka ma-nourish ang aking balat. So, hindi ko pa nga siya na-open. It's 178 pesos sa Tony Moly. Ang mura niya. Tapos ito in-open ko na kagabi. Lemon. Ang sabi naman ni ate, close kami, na best daw siya for all skin types. Pero sa mga nababasa ko sa mga reviews, mga nasusearch ko, daw siya, best talaga siya for oily face. Kagabi, tinry ko na siya. Amoy lemon siya, kaso yung pagka-lemon niya kasi, parang yung amoy nung air freshener, car freshener yon. Amoy car freshener. So, ang sakit niya sa ilong. It's also 178. Meron pa tong iba't ibang klase. Parang pag doon sa display nila, parang rainbow. Tapos, it's next is lip and eye remover. Dalawang klase yung lip and eye remover na nakita ko doon sa kanila. Pero, I get this one kasi for sensitive skin daw siya. Unlike nung isa. Then, next is the Tony Moly Lip Tint. Delight. May dalawang color to. It's pink and red. Pero ang kinuha ko is yung red. Kasi mas gusto ko lang na nagli-lip tint ako kaysa nag-lipstick. Kasi so, ginagamit. Which is gagamitin ko pa rin naman siya. Pero gusto ko lang kasi mag-try ng bago. Is yung Celetec Hydration Facial Wash with Natural Moisturizing Factor. Kaparehas nito. Actually, hindi sila totally magkaparehas. Pero yung pagdating kasi sa moisturizing,
Tapos, ito naman, Light Complete White Speed ng Garnier, na may scrub. Ito naman yung gagamitin ko doon. Kaya kinuha ko tong dalawang to. Kasi pareha sila ng mostly nung ginagamit ko is this one and this one. So, ito muna yung gagamitin ko for a week or two. Yun, itatry ko lang siya. Then, next naman is hindi ako gumagamit ng lip and eye remover. Sinisipon ako. Hindi ako gumagamit ito. Mostly ginagamit ko lang is baby wipes. Wet wipes pala. Baby wipes. Wet wipes yung mostly na ginagamit ko pag nag-aalis ako ng makeup. So, ngayon, itatry ko rin lang to. This one. Alam ko, ito yung pinakamahal yata sa nabili ko. It's around 250 plus. Ito kasi 178 lang. Ito 250 plus. Then, yung mostly na ginagamit ko ng lip tint, mauubos na nga siya and nawala na yung name niya. It's from Everbelena, yung lip tint nila. Ito yung mostly kong ginagamit. So, ito, itatry ko muna siya. Next item is from Bench. Last time, bumili na ako nung scrub nila na coffee. Yung coffee and honey. So, ngayon, try ulit ako ng panibago. May mga kinuha naman ako na iba. Dalawa lang naman. Grabe, kala mong dami. So, it's an organics papaya and milk body scrub. And then, yung coffee and honey ulit, kumuha ako. Then, this one is yung papaya and milk shower cream. Ito, bago siya. Ay, 149 pesos din lang pala siya. Itong shower cream nila is 80 pesos. Ito naman, papaya and milk, which is usually, yun naman talaga most ang ginagamit. Kasi pampaputi, pampaganto, pampaganyan. So, ito, dati ang ginagamit ko is yung Asian Secret. Kaso, ang bilis niya kasi maubos sa akin. Unlike this one, yung coffee and honey ko, ang dami niya pa. Ayan o, ganyan itsura niya sa loob. Tapos, yung ginagamit ko na shower cream is from, do you call this? Yung parang Daiso, a Japan Home Center. Eto, binili ko to, unlucky. 88 pesos lang siya. Ginagamit ko na siya ngayon for almost 4 months at marami pa siyang laman. Everyday ha. Whitening and moisturizing 900 ml for 88 pesos. Ito yung ginagamit ko for 4 months na. Pero ito, itatry ko siya ngayon. Organics. Ito, try nyo. Medyo maganda rin siya. Ang lambot niya sa balat and mabango. Then next naman is yung peel off mask. So, nagmamask, facial mask ako. Meron din ako mga peel-off mask. Yung dati ko lang kasing ginagamit is this. Watson Blackhead Remover. Removing mask. So, mostly nilalagay ko lang siya dito. Sa nose area. Pero ngayon, nag-try kasi ako nung bago. It's Himalaya Herbals. Almond and Cucumber Peel-off Mask. Tinry ko na siya. Medyo ambantot nga lang. Ang baho nga lang nung niya. Nung amoy niya. Ay, hindi na siya ma-open. Bakit ayaw ma-open? Yun, hindi ko lang type yung amoy niya. Pero pag nilagay mo siya sa mo, ganito ang color niya. Ganyan. Ganyan yung color niya pag Pero hindi ko type yung amoy niya. Unlike this, medyo mabango-bango. Tapos, nakita ko lang to. May nag-Avon kasi dito sa amin. So, tinry ko lang siya. Whitening 3-in-1 Cleanser, Scrub, and Mask from Avon. I forgot how much to. Isang buwan hulugan to. So, itatry ko rin lang siya. Kasi tatlo na siya eh. Pwede siyang cleanser, pwede siyang scrub, and then pwede rin siyang mask. So, I'm gonna... Ang laki niya. Jin. So, from Landmark. Pero may nakahalong National Bookstore. Nakahalong National Bookstore. Ay! Nasira! Yan, stickers yun. Actually, maliit lang. Bakit malaki yung plastic? Bumili lang yata kasi ako ng wine. So, eto. Kunin natin yung resibo. Resibo ba ito ng Ayun. Eto lang naman yung binili ko actually. Ang laki lang ng plastic na binigay sa akin. Pero mas okay na yun. Eto. Open ko ulit yung fan ng init. Yan. Eto. Unahin muna natin to. Ang saya-saya-saya kagabi.
Sa Trinoma. No, sa Landmark pala. Kumuha lang ako ng false eyelashes. Kukunin ko sana yung Enhance, yung Taiwan, Enhance Taiwan. Basta maramihan siya. Dalawang price, 150 and 99 pesos. Pero kumuha lang ako ng maliit kasi hindi naman ako mahilig mag false eyelashes. Kahit ang isiksi ng pilik mata. Parang hindi pantay yung liquid eye ko. So, ito, it's $39.75. Eyelashes, Hollywood Glamour Eyelashes from Landmark. Then, this one, storage box. Easy taking. Sa mga pills and gamot. Ito. Ito naman is $34.75. So, yun, umikot-ikot pa ako dun kung ano yung pwede kong makuha. Wait lang ah. Pagkatira ilok. Tapos, nakita ko dun sa gitna. Tingnan nyo ah. $250. Tapos, nabili ko na lang siya ng $28. It's a premium mineral 3D diamond effect eyeshadow. Then, this one, dati siyang $380, naging $28 na lang. It's a premium mineral shimmer magic mineral eyeshadow. And then, this one, dati siyang $258, $129 na lang siya. So, hindi ko alam kung sale pa rin sila hanggang ngayon kasi hindi ko natanong kay ate kasi tuwan-tuwa ako doon kahapon. Konti na nga lang yung variance ng color. Ito, Purple Frenzy. Hindi ko siya ma-open. Pero tatry natin. Sinisipon ako. Ayun yung ma-open. Ganito yung itsura niya. I love Shobin talaga. Promise. Naka-close pa siya. I love Shobin lalo kasi nag-sale sila. Sayang hindi nga lang sale yung BB cream nila. Excuse me. So, ganito yung itsura niya sa loob. Ito yung Purple Frenzy. Ganito. Comes with this na naman, usually, pero hindi ko ginagamit. Tinatapong ko lang yung ganyan. So, ganyan siya. Then, yung Purple Frenzy na $28 na lang siya, na dating $380. Tapos, I get also the what's this? Temptation. Cool Temptation. Sorry dun sa ano ko ha, sa sipon ko. Ulan, init ulan. Then, yan. Ay, hindi na siya nakalock. Parang may nag-open na. Ito yung black. Yung all black naman siya. Ganyan. So, I'm opening the Charm Feeling Blue naman. Pero ayaw niya ma-open. This one naman siya. Ganda naman yung color niya. It's yan, Shimmer Magic Mineral Eyeshadow na dating $380, ngayon $28 na lang. Ay, sale yun. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya. Pero as kunyari na watch nyo to ng medyo aga-aga, siguro mahahabol nyo pa siya. Ay, meron pa pala. I forgot. Niligpit ko na. Ito naman. Dati siyang $250, ngayon $28 na lang siya. Ay, kahapon lang yata. Kahapon $28. Pero I think hanggang kahapon lang yan. Kasi pag weekends, di ba nandun yung mga sale nila. May mga ibang sale pa doon like Elf, Fashion 21, Fashion 21, Ever Belena. Pero Showil talaga kasi yung pinaka-favorite ko. Ito naman. Ganito naman yung itsura niya. Showil Premium Mineral. Yan, nakalock pa siya. This is the Diamond Mineral Shadow Single Perfect Shimmering Splendid. Ay! Ganito naman yung itsura niya. Brown. Ganyan. So, nice. Tapos the other one, wala na kasi ibang color. Kung ano yung nakikita niyong color dito, yun na lang yung nandoon. Pero dito sa maliit, ay dun sa malaki, I think hindi ko kinuha yung green. Yung mga green something nila. Green yung eyeshadow. Tapos dito hindi ko rin kinuha yung green at saka yung dark. Kasi may dark naman doon sa malaki. At pakukunin sa maliit. Ay, nakalock pa pala. Hirap, tagal makuha. Isip ko na, ganto naman yung color niya. Yan. I-check ko. Simula na nag-makeup, dati kasi nung nagtatrabaho ko, meron akong ka-workmate. Showin yung mga ginagamit niya. Ganyan yung itsura niya.
hindi masyadong pigmented. Try lang natin. Simula nun, nagustuhan ko, lalo-lalo na yung BB cream nila. This one. So, parang feeling ko sayang lang yung mga ganito. Hindi ko rin kasi siya ginagamit. Babalik ko na lang siya kay ate. Ate, gamitin. Hindi ko na ito muna itatry yung malaki ha. Ayoko pa siyang i-open eh. Pink siya, pero nung ilagay ko parang ang white. Oh, medyo pink. Peach. Ganyan. So, hindi ko itatry yung malaki. Ayoko siyang itry. Itatago ko lang muna siya. Ipapamana ko siya sa mga aking kaapu-apuhan joke. So, yun. Tapos, next is this powdered cake. Ito na yata yung last. Oo, wala na. Buti naman, natapos na tayo. Natapos na tayo. Favorite na favorite ko mag-shopping haul. Ganito yung itsura niya. Shovel powder cake. Instant display. Exquisite soft texture. I'm ano, Siloran 004. Parang pabaliktad sila. Di ba pa yung pinakamaputi is yung mostly yung one. Paano yung open? Wala sa buntok. Ganito. Boom. Tapos, ito, yung, ano niya, foam niya, and then, ang cute ng packaging, then this one. Ganyan yung itsura niya. So, original price is $380, I got it for, original price is $258, and I got it for $129. Kumuha ko ng dalawa. Sayang ang opportunity. So, guys, thank you for watching my shopping haul for the third time. Feeling ko wala nga siyang kakwenta-kwenta, pero gusto ko siyang gawin. So, ayun, thank you ulit. Sana next time ulit, watch kayo. So, bye-bye!